dapat na nga ba tayong magpakakampante dahil bagyang bumaba ang bilang ng nagpo-positibo sa virus recently kahapon? Indikasyon ba ito na naabot na ang peak nito pong Omicron variant surge? Yan po ang ating alamin kasama ang Okta Research sa pangunguna ni Okta Research spokesperson Dr. Butch Ong. Magandang umaga po, Dr. Ong. Magandang umaga, Aljo. Magandang umaga sa mga nakikinig at nanonood. Opo. Doc, sa bagyang pagbaba ng kaso ngayong Martes, kahapon, almost 40,000 tali nung nakarang weekend. Bumababa. Nakikita nyo bang talagang pababa na ang bilang na mga nagpo-positibo sa mga susunod pang araw? Well, Aljo, based lang on the trending ng DOH data, no, nakikita natin sa last several days na bumababa na talaga yung growth rate, no, especially in NCR. For example, nung 15, 3% ang growth rate at the sunod na araw, 1%, and then nung 17, minus 4%. It means that bumabagal na ang transmission, no? In NCR, and we know NCR carries about 1/3 to 40% of the national figures daily new cases. Dr. Butchong, magandang umaga. Si Diane Kerer po ito. Doc, masasabi ba natin na naabot na natin ang peak ng pagtaas ng kaso ng Omicron variant? Saka, pero there's this another angle na parang we've reached naman yung kumbaga testing capacity natin. What do you think po, Dr. Butchong? Well, at the end, it certainly looks like it, ano, that for the last few days, yeah, in fact, the other last week pa, no, nakita natin na parang nagpa-plateau na yung ating number of new cases, no? So, we reach mid-30,000 per day, and then ngayon, nasa 28,000, no? So, it looks like nagpa-plateau siya and slowly going down. But we still have to look at the data. As being a Tuesday yesterday, medyo mababa talaga historically ang data sa Tuesday dahil yung mga laboratory noong weekend ay sarado. So, we will see within the next few days kung the plateau will hold or talagang definite downtrend na siya. No? So, we are hoping nga na ganun ang cases natin ngayon, that it will experience a downtrend within the week. Dr. Ong, sa chipo ito, suportado po ng Okta Research ang no vax, no labas policy na ating pamahalaan. Pero matanong na rin po namin dahil may ilang posts sa Facebook na sinasabi nila na sa mismong vaccination site pa daw sila nahawa ng virus matapos magpositibo sa RT-PCR test. Ano po ang masasabi niyo rito, Doc? Well, syempre, you know, when you go into the vaccination area, so syempre that's still a place where people gather. That's why there are certain protocols. Dapat even inside the vaccination centers, dapat mag-conduct pa rin tayo ng ating minimum public health standards. No? If done properly, the rate of transmission there would be low naman. Ano? But of course, after being vaccinated and everyone goes home, it's another story. No? So we still ask pa rin na even after you have been given the jab or the shot, no, maintain pa rin natin ang ating public health standard para hindi tayo mahawa sa mga vaccination centers. Okay, bago po tayo magtapos, ano po ang inyong paalala sa mga nakikinig at nanonood ngayon? Salamat sa pagkakataon, no. So yung ating mga kababayan, especially in NCR, sana ay patuloy na mababa ang ating numbers, no. Although the reflection of the numbers may not be the true reflection dahil maraming gumagamit ng antigen which is not reported, no. So we must still conduct our minimum public health standards very strictly. Suotin po natin ang tama yung ating mask at yung tamang klase ng mask ang suotin po natin. At kapag tayo na sa labas, at tama yung nabanggit kanina, kapag tayo ay magpapabakuna, please still conduct yung ating apat dapat. Please still conduct our minimum public health standard and physical distancing even after you have gotten your jab. So maraming salamat sa pagkakataon and good morning to all. Okay, salamat po sa impormasyon, Dr. Butch Ong mula sa Okta Research. Mabuhay po kayo.